may arok. Doon din ang turo niya. Sa may bato na yan. Doon. Sa may bato na yun. Kaharap nung muka ng muka na to. Pinapakar ko bato. Bato. Bato na may butas. Bato. Bato at saka hugis triangle ang bato. Dito nakapuin. Dito. Triangle. Ulo niya oh. Iba talaga oh. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure video na naman po ito mula po sa ating kababayang Treasure Hunter sa kabundukan ng Pilipinas. Mula po ito sa mga kabundukan na kung saan natuklasan po ng ating mga kababayang Treasure Hunter ang mga sign markers po ng Yamashita Treasure. Sa atin pong makikita sa kanya pong natuklasang posibleng pinagtataguan, pinagbabaunan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army ay masasabi nating legit na legit. Yung mga butas na yan ay gawa po talaga yan ng tao. Makikita natin napakaganda po ang pagkagawa, square at saka may butas sa gitna. Yan po talaga ay hindi gawa ng natural, kung hindi po gawa ng kamay ng tao, na kung saan ito po ay ang mga Japanese Imperial Army noong Second World War, na kung saan itinago po nila ang mga kayamanang kanilang nalut mula po sa Southeast Asia. Sa atin pong makikita sa kanya pong ipinapakita na mga sign marker sa kanyang video ay multiple deposit. Hindi po nag-iisa ang deposito na pinagtataguan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Yung mga sign na yan na may mga triangular na may butas sa gitna, yan po ay nagsasabing may treasure sa may tubig. At yan pong triangular na yan na mga bato ay nagsasabing may treasure sa mga malalaking bato sa ilalim at may treasure sa mga punong kahoy. Atin po itong babasahin, no? Bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Yan po ay Yamashita Treasure Sign, Yamashita Treasure Under. Yan po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin dyan, sa ilalim yan, na may parang butas na yan ay nagsasabing mayroong nakatagong sikretong ibinaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Nakalista po yan sa libro ng mga Japanese. At yan nga ay medyo matubig. Ayon po doon sa triangular kanina ay treasure in water. Kundi yan po ay tumugma. Diyan po sa kanyang naipakitang sign. No? May mga makikita pa tayong maraming sign, no? Na posibleng ito ay naglilink sa iba pang markers. Ito ay isang uri ng Yamashita Treasure Sign na naman, nang ibig sabihin center door object, sentro daw dyan, object daw, may pintuan sa ilalim. Ang ibig sabihin nun, ay may bubuksan dyan sa ilalim. Yan ay object daw, bagay, treasure, kasi matubig yan, posibleng ginto yan, bagay na ginto. Yan po ang kanyang tinutukoy sa ilalim, si treasure under. At dyan, sa kabuuan dyan na may tubig, tinutukoy ng triangular na may parang butas sa gitna ng malaking bato, ay nagsasabi siya na nasa tubig, no? At yung iba pang mga marker ay posibleng tutukoy pa sa iba pang mga sign na posibleng may deposito pang iba maliban dyan. Marami nga, sabi niya, medyo multiple deposit ito. Yan nga yung triangular na yan na may tuldok sa gitna, hindi po niya pinakita kasi lahat yung kabuuan, pero nakita natin sa spot kanina ng kanyang video, no, na
mayroon na tayong nakitang triangular niya. Yan nga po ay pahaba na may parang butas sa gitna. Yan po ay nagsasabing treasure in water yan. Nasa tubig. Yun nga po yung kanina na may butas. Yun po yung tinutukoy niyan. At saka itong triangular na ito na bato, no? Triangle na bato, may tinutukoy yan. Yan po ay nagsasabi ng multiple deposit, no? Multiple deposit yung triangle na ganyan na parihas ang sukat na bato. At yan po ay nagsasabi, nagsasaad na maliban doon kanina sa may matubig na lugar ay mayroon pa siyang tinutukoy na Yamashita treasure sa paligid. At yan po ay ating malalaman dyan po sa mga sign na yan. So yan po ay parang hayop, no? Na nakatungo sa ilalim. May tinitingnan siya sa ilalim, no? At yan ay may ibig sabihin. Yan po yung parang nakakulob na letter C na pabilog na nakataob na yan. Yan po ay tanil at tinitingnan nga noong parang hayop na yan sa ilalim. At posibleng may nakatagong deposito dyan. At itong arong ito ay multiple treasure deposits din ang tinuturo nito. Left side, sa unahan at saka sa right side ay mayroon pa siyang tinuturo na iba pang deposit. At yan nga po ay makikita natin maya-maya kung ilan ang mga deposit na kanya pong sinasabi. So dito, itong araw na ito, itong tapyas sa gilid ay posibleng itinuturo yung isang direksyon ng pinagbabaunan ng Yamashita treasure. At saka ito, itong butas na ito na parang triangular na pahaba ay tinutumbok niyan sigurado ang tubig. Tubig ang tinuturo niyan at saka yung biyak niya sa gilid ay tinutumbok naman yung parang letter C na nakataob na bato at may parang nakatungo na hayop. At may kahoy sa gilid, no? Ay, ang kahoy na yan, posibleng matagal na yan, maliit lang. Hindi lang yan yung kahoy na malalaki. May mga kahoy kasi na sentinel kahit na maliliit. Kung inabot ang panahon ng hapon ay posibleng sign din yan. So ito nga ay isang uri ng markers na nakatingin siya, no? Yung hayop nakatingin sa bato na tanil sa ilalim. Sabi niya may tunnel sa ilalim. Posibleng ito ay may sikreto dito sa ilalim. Yun po ang tinuturo noong hayop na yun. No? May nakatago dyan sapagkat tinitingnan siya ng ulo na nakatungo. At yan nga ay tunnel nga sa ilalim na posibleng may inilagay yan. Maliban pa kasi doon sa isa pang kanina na treasure ay mayroon pang iba. So ito ay Yamashita treasure under. Treasure under. Ibig sabihin, mayroong nakatago sa ilalim dyan. No? At yan ay purmang tunnel. Posibleng may tunnel dyan sa ilalim at nilagyan ng treasure. At yun nga ang tinutukoy noong sign na yun. So Yamashita treasure under. At nandoon sa tunnel, may tunnel doon, sa ilalim doon. At itong batong ito na triangular, ito ay tumutukoy sa tatlong deposito. Gold bars, treasure, under, no? Nagsasabi siya ng treasure na sa puno ng kahoy at treasure naman na nasa mga malalaking bato. So, ibig sabihin, halughugin niya yung mga punong kahoy at mga malalaking bato dyan sa area na yan. Ang sinasabi nung triangular na ay may karga yung mga batong malalaki sa ilalim at mga punong kahoy dyan sa paligid. Yun ang iti-check niya. So yung puno yan, yan ay may guide, no? Kung yan man ay inabot ang panahon ng digmaan, ay yan nga ay guide. Yung tinutukoy ng triangle kanina na may deposito sa punong kahoy at sa mga batong malalaki ay posibleng yan sa ilalim dyan ng punong kahoy na yan ay may nakatagong kayamanan. So, multiple deposit, hindi lang nag-iisa. Posibleng hindi lang yan tatlo, ikinalat sa paligid sapagkat mga bato daw at saka mga punong kahoy ay
may karga sa ilalim, yun ang tinutukoy ng sign. So ito ay isang uri ng araw, no, na nakaturo dyan sa ilalim. So kasama, magkasama yan, yung tunnel sign na yan, yung kahoy na yan, isang lokasyon lang yan, digging spot din yan. At posibleng may ipinasok dyan sa ilalim sa kasama yung punong kahoy na may tunnel daw sa ilalim, yung tinitingnan ng parang hayop, no? Yan po ay isang uri ng arrowhead, yung nakatungo. At yan nga ay isang uri ng sign ng Yamashita Treasure. So ito ay nagtuturo ng direksyon doon sa may punong kahoy. At itong isa naman ay papunta sa left side na posibleng may isa pang treasure. Nga yun kanina. At yung isa naman na malaki na yan ay may tinuturo pa siyang iba na maaring malaking sikretong kayamanan sa loob ng malaking tunnel. So nakatunnel. So itong araw na ito sa gilid ay tinutumbok niya, tinuturo niya yung puno na may parang tunnel doon na sign, yung in-next natin kanina ng digging spot, yan ang tinuturo ng isa. So maaring may isa dyan, may treasure dyan, bukod doon sa kanina sa mga treasure under na ating nasabi, na may treasure sa tubig, may treasure naman sa mga punong kahoy dyan, lahat ng mga puno dyan na suspected na mayroong nakalagay na aro pa ilalim, ay may karga ayon po dun sa triangular na sinasabi niyang multiple deposits nasa mga puno at nasa mga bato at nasa tubig. So marami, no? Nakita natin na ang mga sign, markers na kanyang pong ipinakita sa atin mula po sa kanyang video na ipadala, no, na multiple deposit o Yamashita Treasure. At ayon nga sa mga markers, sign, symbols, ay may treasure dyan sa tubig, sa mga may mga pabilog na butas, yan po ay Yamashita Treasure under, at yung parang square na yan na sinasabing pintuan daw sa ilalim at sintro ng isang deposito object na nasa ilalim, sinasabi niyang bukod dyan sa mga yan, bukod dyan sa may mga tubig na yan, ay may mga karga pa doon sa mga punong kahoy sa paligid at yung mga bato, malalaking bato na may mga sign doon na arrowhead pa ilalim. Ibig sabihin, marami ang ikinalat sa area na yan. Posibleng mga punong malalaki dyan ng mangga, punong nyug ng matatagal na, punong kahoy na kung saan sintinyal na may makikitang sign ay posibleng may Yamashita Treasure. So bato, mga punong kahoy na may mga marker sign ng Yamashita Treasure, kagaya ng hugis puso, triangle, pagong, mga ulo po ng ahas, yan ay posibleng may itinagong kayamanan sa ilalim. So malinaw po ang atin pong pagbabasa dyan po sa kanya pong Yamashita Treasure site, no? Sana po ay naintindihan ng ating ka-treasure hunter kung saan hahanapin ang Yamashita Treasure na kanya pong natuklasan na posibleng mapagkuhanan ng kayamanan dyan po sa kanyang kinaruroonan ngayon. Bago po tayo magtapos, mga ka-treasure hunter, nais po nating magpapasalamat po sa lahat po ng ating mga tagapanood, ating mga subscriber at hindi subscriber, lalong-lalo na yung mga basher. Nakakatulong din po kayo sa atin pong paglago, sa atin pong YouTube channel. Huwag po kayong magsawang mag-comments, mag-share at mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So sa lahat po ng gustong magpadala ng inyong mga videos, mga natuklasang Yamashita Treasure site at mga nahukay na kakaibang mga bagay, ay pwede po ninyong i-share sa atin at atin po itong ipapakita sa ating mga ka-treasure hunter upang makapagbigay po sa kanila ng encouragement, admiration para po makapag-inspire sa atin pong mga kababayan. At masasabing
tunay nga na mayroong kayamanang itinago sa buong bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat po uli. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing, kapag naghahanap tayo po ay makakahanap. Good morning, bangag. Sigiri. Good morning, kalat mo sa wala, bro. Tapos, daw. So, ito mga katets, tingnan nyo mabuti itong butas ito. Nakatihaya po ito. At saka malaking bato. Yan. Yung bro ko yung naghukay noon, sabi niya papuntang ilalim ang bato. Hintuan niya kasi siya lang mag-isa. Ito po ang kasama, yung bro ko. May ari ng lupa. Tapos, doon ang mangga sa taas, punta natin. Bro! Ito po yung ano, yung lumang mangga noon, sabi niya. Ito. Southwest ang direksyon. Sinumpasan ko yung butas. Ito ang tamaan. Dito. Dito raw yung punong mangga. Napakalaki noon, sabi niya. Napapaligiran ng mga bato kung may butas sa gilid. Ito. Bato. Itong bato na hugis triangle. Ito. Tapos bato. Bato. Tapos ito, mga bato. Papaligiran ang punong kawi na mangga dito sa gitna. Tapos dito sa gilid niya, may mukhang hayop. Yan o. So, nakaturo siya dito. So, diri katudlo. Tapos diri sa atras, unahan niya, may aro. Doon din ang turo niya. May bato na yan. Sa likod na mukha na yan, parang anong klaseng mukha to, is puno ng mangga. Tapos nandun yung butas kanina. Dito, sa unahan niya, may butas din. Ang butas nito doon ang direksyon niya doon sa bato na yun kaharap nung mukha ng ano itong mukha na to yan parang mukha ng pagong. Diyan naka duko sa bato na to. Ito na. So puno ng mangga dito sa gitna. Noon natumba na daw sabi ng kasama ko. Napapaligiran ng ito yung inapakar ko bato na may butas, bato at saka hugis triangle ang bato dito nakapuwent. So bato nasa gitna ang punong mangga. Ito triangle o. Dito nakapuwent ang isang ano niya. Parte dun sa kasama ko.
So katapos ito ka mamaya, iiska namin ito. Ito yung ano, yung parang ang ulo niya, oh. Iba talaga, oh. Yan. Tapos dito, klarong-klaro na ang pointer dito, na hugis arrow. Doon ang turo. Diyan. Isang metros lang. Tapos yung ulo, diyan din nakaturo sa bato na yan. So, yung butas na malaki, doon, mga 15 meters ang distansya. Southeast ang direksyon niya. Dito ang southeast. Dito. Dito ang southeast. So yan na po mga katets, happy hunting po sa ating lahat. At salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa aking munting channel. Salamat po sa inyong lahat.